ano ang mga nangyari nitong weekend sa PBA. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Pakaring na rin ng bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Ang initial nating alam ay sa inaris ang venue ng 2021 PBA season. Pero dahil sa pagtaas ng COVID cases sa bansa, ay naging wait and see na ngayon. Dahil ang Rizal ay isa sa mga lugar na sumasailalim ngayon sa GCQ hanggang April 4th. At ika ni Commissioner Willie Marshall ay aantayin muna ang desisyon ng gobyerno. Ang opening ay sa April 18 na dati April 11 at originally ay April 9 para sakto sa anniversary ng PBA. Pero ganun talaga dahil sa hirap ng kalagayan natin ngayon na laging nasa adjustment period pa rin, isang taon na. After ng Holy Week ay magkakaroon muli ng meeting ang PBA kung ano yung mga dapat gawin sa paparating na PBA season. Kasi maaari yung April 18 baka maurong na naman. Depende pa rin talaga sa Pilipinas. Grabe, hirap na tayo. Unlike sa ibang mga bansa, ongoing yung mga liga nila. Sa Japan, di ba? Home and away. Tapos may fans pa. I really like the bubble setup nitong nakaraang PBA season. Kaso yun nga lang, sobrang mahal naman. Sa pagpasok ni Andre Paras sa PBA ay sinisuguro niya sa management ng Blackwater na magiging full-time bossing siya hanggang naka-in contract. He was the 27th pick overall in this year's draft. Na si Andre mismo ang nagsabi sa owner na focus daw talaga siya sa basketball kasi ito talaga ang gusto niya. Yung TV career naman is secondary na lang, just like Chris Chu, grabe mga professional sa time management. Sobrang laking pasasalamat din ng owner ng Blackwater na nahulog pa sa kanila si Andre Paras. Yeah, of course, double purpose. And this week daw is magko-close na sila ng contract. JC Intal, at the age of 37 and 13 years sa liga, ay nag-anunsyo na ito ng kanyang retirement. He was the 4th overall pick in the 2007 PBA draft. Also a part of the silver team of Gilas in 2015. Isa din sa mga pioneer ng Phoenix franchise na galing pa sa Barako, kung saan that time siya pa yung franchise player kaya nga siya nagkaspat sa Gilas. So happy retirement Idol JC, hashtag Rocket Out. Para naman sa Rain or Shine, pinapirma na nila ang kanilang tatlong rookies. Leonard Santillan, isang 3-year deal. Samantalang 2-year contract naman para kay Franky Johnson at 1-year deal para kay Anton Asistio. Kung saan sa signings na ito is feeling ko talaga hindi pa tapos ang mga trades. With this, malate sign man si Andre Karakot or unsigned, I'm just thinking na they are still looking for a veteran point guard. Kasi sabi naman ng Elasto Painters, gagawin nilang shooting guard si Ray ng Batak, which ayun naman yung kanyang natural position. So let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye bye.